Magandang araw sa inyong lahat. I made this video because I'd like to personally invite you to my upcoming farming webinar called Farm for Profit. And this will happen on March 2023. In this training, gusto ko sana i-share sa inyo ang mga natutunan ko about farming and how to make farming profitable. You know, one of the sad reality about our farming in the country is that the people who feed us cannot even feed themselves. Marami pa sa kanila ang nakabaon na sa utang. In fact, I read some article in the newspaper that said this has led to some suicides kasi na-depress sila. Bakit sila madi-depress? Because kung hindi sila makabayad sa utang nila, nawala sa kanila yung lupa na punta sa either sa bangko o sa nagpa-utang. And ang malungkot pa sa nangyayari ngayon, yung mga nakabili sa lupa nila, hindi rin nila alam kung ano gagawin sa lupa. Oftentimes, this becomes hobby farm. O minsan, kinoconvert sa agro-tourism. So we lose productivity of the land kasi hindi na siya nagproproduce ng mga kailangan natin. And I believe this is also contributing to the need to import. Tapos naman, pag isolate mo yung lupa sa farmer, katulad ng ginagawa ng agrarian reform, yung mga farmers, because hindi sila kumikita, eventually binibenta din nila. Ang sama ng cycle, no? Pero ang tanong ko, how come the farmers who feed us cannot feed themselves? You know, if you have read my book, I always say that the purpose you choose to pursue in life will determine how you live and how you do your business. And karamihang farmer, ang goal lang nila sa farming nila is kumita para may panggastos. I really believe this is the wrong perspective in approaching life and business. Pag nagtatrabaho ka lang para kumita at merong panggastos, hindi ka talaga yayaman at hindi ka magproproduce ng abundance. Alam mo, while farming is one of the most difficult business I've seen, it is also an amazing business kasi kaya mo i-produce lahat ng kailangan mo. Sa farming, pwede mong i-produce ang pagkain mo, pwede mo i-produce ang fertilizer mo, pwede mo i-produce lahat ng bagay na kailangan mo, even the lumber that you need to build a house. Kaso lang, you need to see farming from a different light. Farming is not about earning so that you can spend. Farming is about building abundance from what you have. So dapat, pag kumita ka, hindi mo tatanungin ang sarili mo, paano ko ba uubusin ito? Dapat ang tanong, paano ko ba papadamihin ito? Farming is an amazing business because you can continue to build wealth on the land that you have already. And I wish I could help people understand this through the training program. Recently, may nagpadala sa akin ng message. Sabi niya sa akin, "Sir, you need to be the Secretary of Agriculture." Ayoko. Because I really do not know how to solve the problem of agriculture as a nation. It's just too big for a person. However, I can share with you what I did in our farm so that we can build abundance. Ang hope ko is to be able to teach many individual farmers to build abundance from their farm. Maybe kung marami na tayo ang profitable, we can change the agricultural state of this nation. So I hope to see you in the training. Sana if you have invested in land, you will join me so that I can help you build abundance from your land and sana help this nation recover as an agricultural country. Hope to see you then.